afternoon, everyone. Ayan, welcome back to my YouTube channel. Again, nandito na naman tayo sa ating tips and everything. At ang pag-uusapan nga natin ngayon ay paano tayo lalago sa buhay. Ano ang mga paraan para tayo ay lumago sa ating buhay? Number one, kailangan natin gamitin ang ating skills. Nung tayo ay isinilang, ay pinagkalooban tayo ng Diyos ng magkakaibang klase ng talento, kakayahan, kaalaman. So, pinagkaloob niya ito sa atin upang ating mapalago, upang nating magamit at maging kapakipakinabang. So, kung ano man ang talentong mayroon ka, pagdodrawing man yan o anumang klaseng yan na alam mo, gamitin mo yan at huwag mong hayaan na nakaburo lang dyan sa iyo. Kasi yan ang way para umasenso tayo sa buhay. Huwag nating hayaan na ano lang yung nalalaman natin. Pangalawa, business. Kung mapapansin natin, mas maraming tao umaasenso sa pamamagitan ng pagninegosyo. So, business ay isang way para maging matagumpay tayo sa buhay. Ayan. Ang pangatlo ay mindset. Para umasenso ka, kailangan mong baguhin ang iyong pananaw. Kasi kung minsan tayong mga ordinaryo, kaya tayo hindi umaangat sa buhay dahil sa maliit nating mga pananaw. Halimbawa na lang, ang pagbili ng hindi importanteng mga bagay na siyang nagiging sanhi para maging para bumagal ang ating pag-asenso sa buhay. At ang pang-apat ay work hard. Lahat ng sinabi ko kanina ay baliwala lahat yun kung wala kang sipag at tiyaga. So, if you want to be rich, you need to work hard and focus to your goal. Ganun po yun. Kailangan natin magsipag para maabot natin ang ating mga pangarap. So, ganun po. So, sana po ay meron kayong natutunan sa aking munting tips. At maraming salamat sa inyong panonood. At salamat din kay God dahil tayo ay kanyang iningatan bagamat nagkaroon ng lindol nitong nakaraan na araw. At maraming salamat at iningatan niya tayo bagamat nabalitaan natin na merong mga patay doon sa ibang lugar. So, yun nga yung sinasabi ko. Dapat maging handa tayo sa lahat ng mga bagay or kailangan natin na iparamdam sa mga mahal natin sa buhay ang ating nararamdaman sa kanila. Kasi hindi natin alam kung kailan sila mawawala. Ika nga, life is a temporary in this world. So, dapat huwag natin palagpasin ang bawat minuto, ang bawat segundo na kung saan nakakalimutan natin ang ating mga mahal sa buhay na kumustahin man lamang. Tapos, katulad yan, mga nangyayaring mga sakuna na hindi natin inaasahan. Tapos hindi natin alam na isa pala sa mga mahal natin nawala. Na hindi man lang natin na iparamdam ang ating pagmamahal sa kanya. So, tsaka na tayo magsisisi. So, dapat wag natin sayangin ang bawat oras, bawat segundo. At yun po, guys, maraming salamat ang aking munting tips. At God bless sa inyong lahat. Sana ay meron kayong natutunan. Please, don't forget to subscribe and like kung nagustuhan nyo. Bye-bye!